until the COVID-19 vaccine is available, I will not allow the traditional face-to-face teaching or learning unless the risk of exposure to the sickness are eliminated. I cannot and will not put to rest the health and lives of our students and teachers. Ang mataas na paaralan sa San Miguel ay isa sa malaking paaralan na sekundarya sa Division ng Puerto Princesa na mayroong humigit-kumulang sa 2,000 populasyon ng mga mag-aaral. Paano kung ang mundo mong normal ay biglang magbago? Ang kalakaran ng buhay bilang isang mag-aaral ay haharap sa tinatawag na bagong normal, isang sitwasyon na puno ng pangamba at pag-aalinlangan. Ngunit ano nga ba ang mga katanungan ng nakararami sa pandemyang ating hinaharap? Paano kami mag-aaral kung bawal kami? Kung bawal lumabas, hindi magtuturo sa amin. Ang sabi ng DepEd, merong iba't ibang modalities. Kung mag-module ako, tulad ng online class, radyo, television, at modular. Ano ang mangyayari? Kung mayroon ako hindi naintindihan sa module, pwede ko kaya ito ay tanong. E paano ko naman malalaman ng mga score ko sa module? Paano na kaya ang sitwasyon ng mga anak? Meron kaya kami babayaran sa module na yan? Bilang isang guro, paano ko makukuha ang bilang namumuno sa ating barangay San Miguel? Sa bagong normal paano na pag-aaral. Paano palahan kaya kami makakatulong sa ating paaralan? Ilan lamang iyan sa napakaraming pangamba ng ating mga magulang, mag-aaral at kaguruan patungkol sa aspeto ng alternatibong pamamaraan sa pagpapatuloy sa edukasyon. Edukasyon na dumaan sa maraming hamon, ngunit pinagtibay ng pagsubok sa bawat panahon. Sa new normal, handa ka na ba? Opo, handa na po kami! Narito ang mga komprehensibong hakbang para sa paghahanda ng Modular Distance Learning o MDL. Una, pagkuha sa Learning Resource Management Center. Ang punong guro ay tutungo sa Learning Resource Management Center upang kunin ang mga module para sa lahat ng subject ng bawat grade level at babalik sa paaralan upang ibigay sa team packaging and labeling. Pangalawa, pagbigay sa packaging and labeling. Ang paaralan ay maglalaan ng mga envelope o learning kit na naglalaman ng mga kagamitan para sa MDL. Ang packaging and labeling committee ang maghahanda sa learning kit. Ang bawat grade level ay may nakalaang mga silid at committee kung saan doon lalagyan ng pangalan ng mag-aaral ang mga module. Pagsamasamahin at tutukuin ang subject na kabilang sa Set A at Set B module. Pangatlo, pagkuha ng grade level chairman sa labeling and packaging team at pagbigay sa advisor. Matapos tukuin ang Set A at Set B na learning kit, ang chairman ng bawat grade level ay siyang kukuha sa labeling and packaging upang ibigay sa mga advisor ng bawat bayta. Pang-apat, pagbigay sa logistics. Dadalhin sa barangay at ihatid sa tahanan ng mag-aaral, ibibigay ito ng grade level chairman sa team logistics. Panlima, paghatid ng module. Ang logistics team, katuwang ang kumakatawan sa barangay, ay ang responsabling maghatid ng mga learning kits sa bawat barangay at sa tahanan ng mag-aaral na walang kakayahang kunin ang mga ito. Pang-anim, pagsagot sa module at pag-monitor sa mag-aaral. Matapos maihatid at matanggap ng magulang ang learning kit, maari nang simulang sagutan ng mag-aaral ang Set A na learning kit sa tulong at gabay ng magulang, kabahagi ng pamilya o mga tagapayo. Pampito, pagkuha ng learning kit. Para sa itinakdang araw ng pagkuha o pag-retrieve ng learning kit, ang logistics team ay muling pupunta sa barangay hall at sa tahanan na mag-aaral upang kunin ang Set A module na tapos nang sagutan ng bata.
iiwan ni Logistics ang Set B na Learning Kit upang aralin at sagutan ng mag-aaral. Ang huling bahagi ng proseso ay ang pagsasagawa ng faculty meeting tuwing hapon ng Biyernes upang maisagawa ang tinatawag na instructional adjustment, kung saan ay bibigyang pansin ang anumang kakulangan at mabigyang tugon ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral. We learned as one, sulong edukalidad, tugon ni Gilliam.